Yasmin's POV. After what happened, I develop a certain fear of seeing him. Takot na takot ako makita siya. I move in the mansion. Doon na kami tumira kasama si Daddy na hindi na rin gustong iwan ni Hans. Nagkita at nakausap na sila ni Trance dahil palagi itong dumadalaw kay Hans. I did not open anything to my dad again. I need to deal with this alone. Dahil kasalanan ko to, I am contented, hiding on my room whenever Trance is here. Kahit anong tawag ni Hans ay nagbibingi-bingihan ako, my conscience is eating me. I can't face him again. Not when the memory of what we did is still fresh on my head. Hindi ko makakalimutan at kung sakaling makita ko siya ulit, ay siguradong mas lalo ako mababaliw sa kakaisip. Sa kakaisip kung paano ko itatama mga nagawa ko. Are you sure you're okay? Nag-aalalang tanong ni Daddy na abutan niya akong nakasandal sa pader malapit sa pinto ng kwarto namin ni Hans. I forced a smile for him but he didn't smile back. Saglit niya akong tinitigan sa mukha bago tinamuan ng marahan. Why don't you go out? Trance is downstairs. We are talking about something that you could also understand. Alaki pala ng mga projects na tinatanggap ng company niya. I was amazed because he's new, but it seems that he's even more successful than ours. Sabi niya kaya pilit ulit akong umiti bago tumango. Masakit po kasing ulo ko, Dad. Sabi ko kaya ilang tanong pang pinakawalan niya para sa akin bago siya nagpasyang bumaba na ulit. I sighed when he went out. I am doing this again and again for more than 2 weeks just to avoid trains. I don't want to see those green eyes again. Ayaw kong matupok muli ng init at pagnanasang si Trance lang ang nakakagawa sa akin. Ma'am, kukuha lang po ako ng towel para kay Hans. Wala sa sariling upo ako mula sa pagkakahiga sa kama nang pumasok si Yaya. Nandun ba siya sa babaya? Tanong ko kaya nagsalubong ang kilay niya sa pagtataka. Po, si Hans po? I shook my head instantly. No, Trance. Palis na po, sagot niya kaya mabilis akong tumango. Bago tuluyang umalis sa kama. Sige, susunod na ako sa baba. Sabi ko kaya bahagya siyang nagulat pero hindi nagtagal ay nagpaalam na rin para umalis. I sighed then slightly fixed my hair before I slowly walked towards the closed door. Huminga ako ng malalim bago tuluyang lumabas at naglakad papunta sa ibaba. Hans, mingin ang tawag ko sa anak dahil kagad ko narinig ang mga tawa nito sa living room. But because the mansion was too big, he didn't saw me nor heard me. Bahagya ako napaangat sa pang-ibabang labi saka mas binilisan pang paglalakad, papunta sa living room. I froze in a place when I saw my son, his father's and my mother. Kagad akong tinuro ng humahalakhak na si Hans kaya lahat sila bumaling sa akin. Trance, green and mysterious eyes immediately meet my gaze. Nalaki mga mata ko lalo na noong kagad siya umayos ng tayo para mas lalo akong harapin. Sabi ni Yaya paalis na siya kanina. Bakit nandito pa rin? Kagad na nanginig ang tuhod ko sa kaba. I suddenly want to run upstairs because I don't want to see him. Kaso huli na ang lahat kasi mabilis na tumakbo papunta sa akin si Hans at mahigpit na yumakap sa mga binti kong nanghihina. Nanatiling mga mata ko sa seryosong trends na nakatingin din sa akin sa kabila ng ginawa ni Hans. Mami! Mami! Up! Up! Pangungulit ng anak ko kaya natuod na lang ako ng tuloy ng kinatatayuan ko. Hans, come. That baritone voice filled my ears. Nataranta ako dahil dahan-dahan siyang naglakad patungo sa amin. Gustuin ko man tumakbo'y lumayot hindi ko magawa kasi parang namamahid ng bukong katawan. Daddy! My son shouted when his father went closer. Hindi na walang pagtitigan namin ni Trance kahit pabinuhat na siya ni Hans. Nanginginig ang mga labi ko't namuo ang mga luha sa mga mata ko. It's been a 2 weeks and more. Hindi ko dapat nararamdaman ito, pero hindi ko mapigilan. I miss his face. I missed him. I missed him so much that it's hurting me. Nagawa ko mag-iwas ng tingin matapos ang ilang minuto naming pagtititigan. Sobrang lapit ni Trance sa akin, pero laking pasasalamat ko kay Hans na nakakarga dito dahil hindi niya magawang makalapit na ang tulungan. But my hopes died when Hans firstly went down from his arms. Muling tumakbo na mabilis ang anak ko sa mga laruan niya na nagkalat sa carpet at floor ng living room. Are you avoiding me? Nalaki ang mga mata ko sa kaba. My heart went wild as I turned to him. He's looking at me intently like he's really eager to hear my answer. I haven't seen her for more than 2 weeks now. So please answer me. Are you avoiding me?
Humakbang sa trance na isang beses kaya isang dipa na lang ang layo namin sa isa't isa. Hindi ako makapagsalita. Seeing him this close made me hurt so bad. Masakit dahil gustong-gusto ko siyang angkinin pero bawal. I want to hug him so tight. Gusto kong dagdagin ang mainit niyang katawan. I want to inhale his scent pero bawal. Bawal? Why am I even asking? Of course you're avoiding me. A single tear fell from my right eye but I immediately wiped it. Pinanood niya ako habang ginagawa yon. His eyes were screaming for something. Something I could read but I won't believe. Sorry, I need to go. Natatarantang sabi ko sa kadali-daling tumakbo, pabalik sa itaas. Yasmin, hindi ko na pinansin ang tawag ni Trance. Sobrang bilis ng kabog ng puso ko nang makarating ako sa kwarto. I immediately sat on the cold tiles before I gripped my hair so hard. Tumulong mga luha ko kaya napasubsob na rin ako sa pareho kong tuhod. Bakit ang hirap mong kalimutan? I murmured while crying. The next day, Trance always visits the mansion. Halos buong araw na siyang tumatagal. Kaya hirap na hirap ako sa pag-iwas pero nagagawa ko naman kahit papano. Nagkukulong ako sa kwarto at minsan ay tinitiis ko pang gutom ko para huwag lang bumaba. I don't want to see him. Ayaw ko dahil kapag nakikita ko siya ay nadadagdagan lang ang kagustuhan kong itapon ang sarili ko sa kanya. I badly want him for me. So complicated, but I am now sure that I am in love with the father of my son, but he's engaged. Yaya, umuwi na ba? Nanghihinang tanong ko dahil sa gutom. Opo, she said. Yun ang pagkakataon ko para bumaba at kumain. At na dumating ang araw na hindi si Trance bumisita, ay nagkaroon ako ng time para makalaro anak ko. And when he fell asleep, I decided to go out because I am craving for something. I am craving for buko pie. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng ganung pagkain pero maghahanap ako. You must buy a car as soon as possible. Kumento ni Dad na masabi ako na aalis muna sandali. I am still thinking about it. Sagot ko kaya na pinaninkitan niya ako ng mga mata. Yasmin, pinapairal mo na naman ang pagkakuripot mo. Then buy a car that only cost for $1,000,000 or $2,000,000. I am not asking you to buy a sports car or limousine. Napangingi ako sa sinabi ni Daddy. Pero hindi na lang ako sumagot pa. I must really buy a car for the easy transportation here. Nagpahatid ako sa driver sa Filipino store. Kung saan naisip ko na meron ang hinahanap kong pagkain. And I was lucky enough because they have a lot flavors of pie so I bought them all. Sabik na ako makauwi para makakain ng pie na kagabi ko pa gustong kainin. But I suddenly stopped from walking when I saw a familiar woman. Likod pa lang alam ko si Wendy na yon. Pero mas lalo kong kinagulat ay nang humalik sa kanyang lalaki hindi pamilyar. The guy was ugly. I mean, ugly compared for Trance. Pero bakit sila naghahalikan? That wasn't a friendly kiss because they kissed on the lips for about 5 seconds. The guy even encircled his arms on her waist. Malayo man ako ng bahagya pero kita ko malanding mga ngiti ni Wendy na ipinagkaloob sa lalaki. I swallowed hard. Hindi ko alam kung bakit ako naglakad papalapit pero ilang minuto lang ay 5 meter na lang ang layo ko sa kanila. They kissed again and I clearly saw how they bite each other's lips. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba at galit. Is she cheating? I can't believe this. Galit na galit siya sa akin dahil sa malandi ako pero may ginagawa rin pala siyang ganito. I can't believe this. I gathered all my strength to call her. Wendy. Medyo malakas sa pagtawag ko sa kanya kaya agad siyang lumingon. Her eyes widened when he saw me. Mabilis na rin tinulak ang kayakapan na lalaki na parang takot at takot siya. Yasmin, what are you doing here? She furiously asked but my eyes were settled to the ugly guy beside her. Nagtataka rin ito sa mga nakikita. Wendy, are you cheating? Hindi makapaniwala ang tanong ko kaya inisang hakbang niya ang pagitan namin. Kaagad niya akong sinamaan ng tingin but I am strong enough to question her because I saw something. Hindi ako gumagawa ng kwento. I saw her kissing that guy in a public place and she is engaged. Shut up, Yasmin. Pagalit na sigaw ni Wendy kaya marahan akong napaatras. You kissed that guy. Shut up. Wala kang karapatang question ng ginagawa ko sa buhay ko. Sino ka ba ha? Sino ka ba sa buhay ko? Her eyes were dangerously looking at me. Para niya akong sasampalin at sasabunutan ng mga oras. The guy she's with is still on her back. I can't believe that she's cheating.
Dahil kapag nakikita kami, wala siyang ibang ginagawa kundi sumbat sa akin kung gaano ko kalandi. I kissed the fiancé and we did even more than that. Pero nagsisisi ako dahil ayaw ko magkagawa na naman ng pagkakamali sa kanya. But here she is, kissing another guy, like they were doing it for how many times already. You are engaged. Tumahimik ka. Wala kang alam. She pushed me hard just enough for me to step 3 times. Mabuti na lang at hindi ako nawala ng balanse. Palagi mo sinusumbat sa akin na malandi ako. And here you are doing. Tumahimik ka. Magkaiba tayo. Ikaw malandi ka. Sagad sa butong kalandian mo. And you're talking about my fiancé? Ha? Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit hindi na siya nagpapakita sa akin? Ikaw may kasalanan ng lahat? My eyes widened when she shouted that. Kagad kaming nakakuha ng atensyon. And the guy she's with quickly entered in a car and drove away like a coward. Shut your mouth up, Yasmin. Huwag kang maging chismosa. Hindi ka kasali sa buhay ko. After she said those words, she called the taxi and immediately left, and I was left right there with my unsure and angry feeling. She's cheating. Kailan nagsimula? Hindi alam ni Trance. My tears fell like rain in the middle of the bright sun. And here I am, genuinely caring for her feelings na dapat hindi siya masaktan. I did a mistake for kissing and sleeping with her fiancé. Pero ginagawa niya rin ba ang bagay na yun sa ibang lalaki? She doesn't deserve Trance. She doesn't deserve him. I stayed in the spot for an hour until I decided to go home. Nang makauwi ako sa mansyon, nung una kong nakita yung mag-ama na parehong nakaupo sa malambot na couch. Trance stood up when he saw me. Kagad kong sinalubong ang berde niyang mga mata. Naging maliwalis ng bahagya ang mukha ni Trance, pero bahagya siyang kumurap kaya bumalik sa pagiging seryosong aura niya. His fiancé is cheating on him. Bakit komplikado ang lahat? Hindi pa pwedeng kami na lang? Akin na lang siya. Trance, I murmured out of a sudden while staring into his eyes. Napaigting ang panga niya ng mariinang mahina kong boses. Tumulong mga luha galing sa mga mata ko kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko kaya, nagtatalo ng isip at puso ko sa ngayon. My heart wants him now, but my heart doesn't. He is promised to someone, ano man ang problema nila dapat labas na ako. Pero ang hirap magdesisyon ngayon nakatitig siya sa akin, na parang ako ang araw na nagbibigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Napalunok ako ng dahan-dahan bago tumingin sa katabi ko. Una kong nakita yung maamong mukha ni Trance na bahagyang nakaharap kay Hans. And my son is hugging his father's naked chest. Napakurap ako sa kahuninga ng malalim. He stayed here the whole night. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kagabi para payagan na dito matulog si Trance sa tabi namin ni Hans. Ang naalala ko lang ay ang mata niyang tila may sinasabi. I was mesmerized that I couldn't even shake my head in response. Bahagyang gumalaw si Trance kaya doon ko sinundan ang tingin ng isang braso niya. My heart went wild when I saw that it's above my stomach. Napaawang ang labi ko bago dahan-dahang umalis sa kama habang hindi sila iniistorbo. Nang makatayo na ako ng tuluyan, sa gilid ng kami ilang sandali ko pa silang tinitigan. They both look angelic while sleeping. Magulong mga buhok at bahagyang magkasalubong ang mga kilay. I tried to look for their differences but I found nothing. Lahat sa kanila ay parehong pareho. I smiled off what I'm thinking before going to the bathroom to do my morning stuff. After that, I went downstairs. Kagad ko nakita si Daddy nagkakape habang nagbabasa ng newspaper sa living room. Dad! I greeted so he let go of his newspapers to give his attention to me. Marahan ako yumuko para halikan siya sa pisngi. Nasaan ang magama mo? Natigilan ako sa sinabi niya. Magama? Those words made me froze for about 10 seconds. It's fulfilling to hear. Tulog pa, pabulong na sagot ko kaya marahan naman tumango si Daddy. By the way, I will go back to Iloilo tomorrow. He said so I nodded before walking towards the large kitchen. Nadatnan ko si Yaya doon na nagluluto kaya kagad ko siyang nimitian. Pero kagad ako napangingin ang makamoy ng bawang. Yaya, what are you cooking? Nakangiwing sagot ko habang hawak ang ilong. Sinangag po, ma'am. Throw it. I don't like the smell. Sabi ko habang kunot ang noo kaya napalaki ang mga mata ni Yaya. Mabaho po.
She shattered, so I nodded, while still covering my nose. Takang-takang kinuha niya yung niluluto niya, saka tinakpan kaya hindi ko na naamoy. I sighed after that opened that fridge to search for something to cook. Mabilis akong kumuha ng marami ingredients saka nagumpisa ng magluto. I also made a coffee and everything's done. I am thinking to call them when Dad entered. Pero hindi na lang natuloy dahil kagad din na pumasok sa dining room si Hans na tumatakbo. Trenches on his back, sexily walking like a model, only wearing his white shirt and khaki short. I was just amazed to know that he was ready last night. Mommy kiss! Sigaw ni Hans na makalapit sa akin, kaya kagad ko siyang binuhat at tinalikan sa labi na tatlong beses. Morning baby! I sweetly greeted so he giggled before going down again. Morning! A baritong voice uttered. So I look at the owner. I found him looking at me while sipping on the coffee that I made. Wala sa sarili ako napakagat si pangibabang labi sa kadahang-dahang umupo. Trends, I just read that your company is the one to build the Vice President's mansion in Makati, right? Alksad? Lalaki mga mata ko sa tinanong ni Daddy dito. His company must be really as famous and successful. Yes, sir. I gulp. I told you to stop calling me, sir. Natatawa sabi ni Daddy kaya napatingin ako sa kanila. Dad seems happy and Trent is smirking. Are you also accepting projects abroad? Yes. Wow, that's great. Biglang napalingon sa akin si Trent kaya biglang nagtamang mga mata namin. His eyes look sleepy but serious. Dahan-dahan ako napaiwas ang tingin sa kayo mo ko. Yasmin, I told you, we must accept offers from abroad. I sighed while still looking at my empty plate. Dad, hindi natin kaya, sabi ko. We can, giit niya. Every engineering firm can accept projects from abroad. In that way, the company will be better and more trusted. Kapag abroad na kasi ang pinag-uusapan, alam na ibang impact, I mean, in terms of finance and everything. We all know that projects from other countries are better. Alright, I am wrong. Si Yasmin, he's better leader than me. Natatawang sabi ni Daddy kaya napabasa na lang ako sa ibabang labit hindi na sumagot pa. Kumain kami lahat ng sabay. They are talking loudly, even Hans is talking with them, like an adult. Ako lang tahimik. After we finished eating, we all stood. Si Hans ay kagad kong kinuha sa kabinuhat. You're going somewhere? Kagad kong nilihon ang nagtanong. Our eyes immediately lock. Nawalan ako ng kakayahan para sumagot kaya si Daddy sumagot para sa akin. You're going in the mall, Yasmin? Sabay na lang kayo, Dad. Sabi ko in the mall, eyesight, dito lang kami, I'll go with you then. I'll just take a shower in your room. Napaawa ang mga labi ko nang tuloy-tuloy itong umakyat sa itaas kaya dali-dali rin naman akong bumaba si Hans sa pagkakabuhat ko para sumunod kaya wala na akong nagawa kung hindi sumunod na lang din. I'll use your shower, Jan, he announced before going to the bathroom. Hindi makapaniwala umupo na lang ako sa kama habang nakatitig sa saradang pinto ng banyo. I can't believe this. Parang lalabas ng puso ko sa dibdib ko kanina. Pero sa kanya parang wala lang. He doesn't look tense. Unlike me na kanina pa nanginginig sa sobrang kaba, hindi ko namalayan na ilang minuto ako nakatunganga sa pinto ng banyo. Bumalik lang ako sa normal kong pag-iisip ng bumukas biglang banyo. My eyes widened in shock when I saw him going out only wearing a towel encircled on his hips. Nanuyo biglang lalamunan ko kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo. Hans, come on! Natatarantang tawag ko sa anak ko kung patakbo namang sumunod sa akin. I sighed hard when I closed the door of the bathroom. Mabilis ako naligo kasama ni Hans pero nang maalalang wala akong damit na dala ay napapikit ako ng mariin. Wala akong nagawa kung hindi lumabas na nakatapis lang ng tuwalya. Sobrang init ng pisngi ko habang naglalakad ng dahan-dahan palabas. Daddy! Hans japan to his father. Napatingin ako sa kanila. Nadatnan kong titig na titig si Trent sa akin. Heat immediately formed all throughout my body. Mabilis akong pumasok sa walking closet at dali-dali nagbihis kahit sobrang kabado at init ng katawan. Si Trent lang ang gumigising ng tulog kong pagkatao. He's dangerous. So dangerous for me. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.